So what's up mga kumaga, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, semis, pedestal 3, tournament, tanga na, ayoko na magsalita pa. Basta ito yung battle na dapat pupuntahan ko, dapat itong event na to, Sukdulan 3, pupunta ako. Kaso naging busy, di ako nakapunta. Sayang, sobrang loaded ng event na to. Pero yun, Pilos versus Vicente, putang ina. Parehas ng estilo. Tangina, excited ako sa battle to, kaya pasensya na. Wala munang mahabang intro, wala munang mahabang explanation. Sabay-sabay natin panoorin to. Kaka-upload lang, guys, kaka-upload lang. Sabay-sabay natin panoorin Pilos versus Vicente. Siguro along the battle, doon na lang ako mag-explain, doon na lang ako magbibigay ng insights, pero excited na ako sa battle na to. Kaya let's go. Hey Vicente, Sukdulan 3, pedestal 3 tournament. Let's go. Let's go. Rinig ba? Yes. Siya si Pilos. Weirdong mangmang, inyong banbana, hindi ka na masasagip ng iyong fuck. Hindi ka na masasagip ng iyong tribute, angkan, monotonous. Pinaglumaan na yung stilong ganyan, kahit tumodo pa tong feel, ha? Hindi ko ramdam. Katunog mo lang di si Third Supremo Wakalix, kaya wag feeling celebrity. Kaya pala sa anon, sumaliwala ang sariling identity. Anon? Tangi na mga fame whore, tila namimihasa sa atensyon, nabitin ata. Pas pagtapos kong basagin yung mukha, hindi na yan makikilala. Anon? Tangi na grupo yan ng mga nerdong wak. Anon? Pero yung pagsusulatan nila yun ay well-known fuck. Wasak kanyang karir, talagang gulpi yan sa bis. May paglalagyan tong pee, parang nag-urinalysis. Okay. Pero walang damayan ng jowa. Yan yung pakay at kinat mo, pre. Well, kung gusto mo ng bar per bar, eto, di ko na kailangang idamay si Marjorie. Pero tanong lang, tol, tanong lang. Alam mo ba kung bakit kanya iniwan? At pumunta sa ibang country? Bukod sa mukha ka kasing selosong tricycle driver, mukha ka kasing hindi makakapaghulog ng boundary. Kaya ayun, buti na lang, nagpa-Canada na yung tinuturing niyang prinsesa ever since. Pero nakakapagtaka na bakit bigla nagpa-Canada yung iniintay niyang friends. Oh, wag ka mag-overthink. Gago. Wag ka mag-overthink, hindi ko naman binastos. May kaya naman sila friends, talagang shape siya yun. Safe siya doon. Tsaka taga Bulacan din naman talaga sila friends, kaya okay lang na mag-chicharon. Oh, speaking of chicharon, yun yung binigay niya kay Boss Arik nung 1 minutes na di namin sukat akalain. Na mabuti pa doon, nakapagbibigay ka ng malutong samantalang ang kunat mo sa amin. Samantalang ako, aminadong nagbenta ng grills, sapatos, chains, lahat yan galing sa ipon ko. Nagsanay, nagnegosyo. Nagsanay, nagnegosyo, hanggang hindi maging palamunin katulad mo. Dumikit ka sa akin. Nagbigay ka ng chicharon? Gusto nyo kumpletuhin ko? O ito suka, ito mangkok, sige lahat yan, igupin mo! Nagbigay ka ng suka, chicharon? Basta ako ng bahala sa panulak, bebiro lang. Di ko nagagawin yung mga ganyang bagay. Nangangahulugan lang na ikaw, hindi mo ko kaya mag-isa, kasi para makapasok, kailangan mo pa ng alay. You always mind the now? Ika'y malinis, tumarbaho? Pa? Tarbaho? Tangin ang pronunciation niyan, ang baho. Doon ko napatunayang abnoy nga to, kasi makalusot to malabo sa akin, dito mananalo. Kaya para sa'yo, hanggang pangarap na lang yung hinahanap mong kampoy na to. Bossing! Kaso sa flip-top, tinalo ako ng Diyos. Samantalang tinalo niya yung Lord, ano, isa ba yun sa angel na binuo? Pas lohod, pagkat ito'y bawi ngayong binigay niya sa akin, Panginoo. Tangin na kasing runway ng airport yan. Pa-north. Tas ako, pawis palagi. Plus lahat ng direksyon, patungkol sa'yo. Ngayon nyo makikita paano makipag-head-to-head sa manood kayo.
Oo, sa yung head na nakatutok. Talagang rekta sa bungo mo. Babakalan niyang noo parang yung headband sa Naruto. Oh. Okay. Oo, patalim ng patalim sulat, laging hinihigitan, talagang laging tinitindihan. Kaya nga mamaya makikita niyo siyang taas noo sa kahit kanino. Habang aking ginigiliktan noong una. Noong una hanggang ngayon, semis ka lang. Kailangan mo na ulit malaglag, tol. Oo, solid yung bato sa forehead na parang Mount Rushmore. Kaya nga ang labas, kayong unknown, parang kumpletong binanatan. Si Pilos inapakan. Tandaan niyong ito'y lahat rekta kay noo, pero forehead tinamaan. Galingan mo. Oh, shit! Okay. Bis. Ang hirap. Kasi baka mapanood nila Bis to. Hindi, sige. Since na, ito. Nakakausap ko naman sila Vicente, sila Pilos, lahat ng halos lahat ng mga battle MC sa Samotos, nakakausap ko naman yan. Pero Bis, hindi ito yung in-expect kong performance mo. Medyo nakulangan ako. So, yun ah. Hindi ito yung in-expect kong Vicente. Kasi, maganda yung laban niya kay Dave Denver. Maganda yung laban niya kay Kilan. Tama ba? Kilan? O, tama. Kilan. Pwede naman natin tignan sa bracket. Diba? Wait lang. O, tama. Kilan. O, tama. Dave Denver, Kilan. Diba? So, yun yung ano. Yan yung mga past battles na... Yan yung mga past battles na na-review natin. And masasabi ko na yung performance ni Vicente doon is consistent, malakas, yung alam mo yon, yung sulat sobrang well constructed, alam mo na binigyan niya talaga ng oras yung sulat na yon, yung mga punchlines na yon, yung mga angulo na yon, yung mga references na yon. Halata eh. So, syempre, semis, I'm expecting more kay Vicente, no? No disrespect kay Pilos, pero tangina, itong battle na to, sila talaga yung may sobrang parehas ng estilo eh, 'di ba? Nung nakita ko yung match up, sobrang na-excite ako na uy, tangina, Pilos versus Vicente yung battle sa semis. To be honest, guys, as online judge, no? Kumbaga para sa akin, ano na lang to eh. Kung sino yung unang magkakamali at hindi makakabawi sa pagkakamali na yun, yun yung malalaglag sa battle na to. So, yun ah. Yun yung perspective ko nung nakita ko yung matchup. Since pareha silang agresibo, pareha silang kumbaga magsulat is solido, pareha silang may angulo na nakikita sa mga kalaban na alam mo, on point, diba? Pareha silang may malalakas na pass battles, di ba? So ako, nung nakita ko 'yon, tang ina, itong matchup na 'to sobrang mirror talaga na parang kaharap lang nila yung isa't isa dito. So sobrang parehas ng estilo. And 'yun nga, nung nakita ko 'yon, sabi ko, ang unang magkamali at hindi makakabawi, yun yung malalaglag. At pasensya kay Bis, although hindi ko pa naririnig yung round 1 ni Pilos, pero medyo sabi ko nga, hindi ito yung ina-expect kong Vicente sa battle na to, kasi tangin na Pilos to. Alam din ni Vicente kung gaano kalakas si Pilos bumattle, at hindi niya hayaan na ma-overcome siya noon or ma-outpower siya noon. Pero sa pagkakataon na to, ulitin ko lang, hindi pa natin naririnig yung round 1 ni Pilos, pero medyo hindi ito yung ina-expect kong Vicente. Okay, so siguro i-judge natin to nang sabay pagtaas natin marinig yung round 1 ni Pilos. Let's go! Tinira pa yung unknown. Yan ay layman. Palibasa yung unknown, lumalabas sa flip-top. Ikaw, lumalabas kay JN. Nagdala pa ng suka. Sinama sa line ni Gar. Nagdala pa ng suka, di naman makukuha yung binigar. Check! Semis na naman!
Pero di na mauulit na karaan, babaliin na kasanayan. Kasi di na ako matatalo sa semis kahit pa bis. Sayang kalaban, masakit na katotohanan na nandito ako kasi body bag si Espero. Malinaw sa isipan. Ikaw kaya ka lang nandyan kasi nagpabaya si Kilan Motos Game na agad wala ng intro. Rekta agad kay Bis ng magsisi. Tandaan nyo, sanay na ako sumira ng karir ng Vince. Tanong mo pa kay Da Vinci. Oh, di na maipinta. Eh parehas lang kayong sip-sip sa ulo. Mga taragis puto. Kaya tama lang palang inuna ko Mona Lisa para matiris ko to. Ano naman? Kung tropa mo yan. Kahit kakulabo sa kanta. Bakit? Porket ba dikit ng press dapat nang iboto nila? Yung gimmick mong I2IBs? Tado, tanaw ko na yung glitch doon. Kasi malinaw namang ginagamit niya si Sight at kitang-kita sa Vision. Nog-nog! Na puro English. Nigatong. Di katunay na disente. Tangina naman kasing itim yan, oh. Kulay Vicente, feeling disaster. Pes dyan kita, susunod-sunurin. Uululin, dahil alam nyo naman pag malaki dilim, siguradong uulanin. Kundi gun bars, suntukan. Dyan ka nakulong, puro palabok si tanga. Habang yung dala kong kahon, mala, pillbox, pasabog talaga. Ano, say? Dahil galing ka sa hood nyo, kaya dapat mala hood nyo, puro lakas binibida. Pes pagtapos kong pulbosin tong tigatundo, siguradong ash yung makikita. Laban niya kay Kilan, kumunik sa sound system para mas tumunog. Desperado! Ngayon para saan yang grillas mong makinang kung sa Bluetooth ka lang nanalo? Si Kilan? Si Kilan naging Catherine. Eto, Andrea Brillantes yung game. Kasi nagawa niyang ikabit yung DJ, masaktan lang yung Kay! Puta! Okay. Sumpa! Yan mismo sabi Kay ng machine. What? Okay. Pilit na pilit! Puro pa... Masaktan yung Kay, Kilan, tsaka Catherine, DJ. Diba? So... K, tas potassium, potassium pa. So, yung K sa periodic table is potassium, di ba? So, yun. Pa! Yan, DJ, masaktan lang yung K! Potassium pa! Yan mismo sabi ng matching. Pilit na pilit! Puro pahaging na lang. Biruin nyo, ha? Naisip pa ng unggo yung potassium. Kakasaging mo yan. Kaya yung negosyong nagrilas, quintas, kalokohan lamang na haslin. Ngayon nyo mawi-witness. Natitiyakin kung merong sabit kung usapan eh, this monkey's business. Kasi bawat ngiti, may kwento. Kaya nga halata na yung grills mo, negosyo. Kita agad diferensya. Tandaan ng makinang, maganda lang sa mata, pero ang tunay na saya, umaabot tenga. At yung pagawa mo ng kwintas, o chain ay sumasalamin lamang sa irony ng Dalamuji. Kasi nakakatawang kung sino pang maite, may siya pang nakilala dahil sa palamute, aray ko be! Ano sa bayan? Tara, kahit pa coast to coast, sir. Sige, ikaw na yung Vince. Carter, ako, AK Visual, sa tang usapan ay poster! Poster. Ah, nakasilaban eh. Punta, naubusan na. Sa bagay, alam kong di na kayo nagulat na gumamit pa ako ng pill. Pause, maitawid ko lang yung sulat. Kaya sige! Sige! I-mind games mo na yung mga tao. Hurado! Pero malamang... Actually, hindi ko na inano yun. Kumbaga, tangina, sobrang ready eh. Diba? Kita nyo naman sa performance ni Pilos. Ready talaga siya. So... hindi ko naisip na mag-choke si Pilos dito. Kaya nung nawala siya doon, sabi ko, baka fake choke to, or baka may something dito. So, yun, tama ako ng na-expect doon, di ba? So, hindi tayo nadali ni Pilos sa fake choke na yun. Naubusan na. Saba! Ah! Kay Visual, sa tang usapan ay poster! Poster. Ah! Nakasilaban eh. Punta, naubusan na. Sa bagay, alam kong di na kayo nagulat na gumamit pa ako ng pill. Pause, maitawid ko lang yung sulat. Kaya sige! Sige!
I-mind games mo na yung mga tao, hurado. Pero malamang ay papalpak kasi paano mo ko matatalo sa semis. Eh wala ka naman 20k na mababagsak. Ngayon mo galingan, tangina mo. Wala ka naman 20k na ibabagsak. Nice one, nice one. So, kung napanood nyo yung Pedestal 2 semis, 30 vs. Pilos, tangina, grabe yung pangungupal ni ano doon. Although hindi naman siya pangungupal, pero sa pagkakaalam ko na ginamit kong term doon is grabe mang maliit ni 30 sa ano na yon, sa battle na yon. So, sobrang basta panoorin niyo yung review ko doon, tangina, sobrang tindi ng battle din na yon. Yan, going back, ito sa performance, tangina, Pilos yon syempre. May mga starter si Vicente, na sabi ko nga hindi ko ina-expect na magkakaroon ng ganung performance si Vicente kasi yung past two battles niya is sobrang tindi, eh, 'di ba? Take Denver, Kilan, 'di ba? So, hindi ko ina-expect na magkakaroon ng starter. Ang ina-expect kong performance ni Vicente dito is ano, malinis, malinaw, well constructed yung mga punchlines, konektado lahat kay Pilos. Ayun yung mga in-expect ko. Pero yun nga, nagkaroon ng umpisa pa lang, may malina, may dapana, hanggang sa nasundan yung mga slip ups starters ni Vicente. Tapos siguro para sa akin naka-apekto din yun sa overall performance niya, sa delivery niya, kasi hindi na siya ganun kumokonekta sa tao at kay Pilos din. So yun yung pinaka naging ano ko, pinaka naging judgment ko sa round 1 ni Vicente. Medyo nakulangan ako kasi alam ko naman na malakas si Vicente, men. Tangina na. Pero sa round 1, I think I'll go with Pilos. Sa round 1 ni Pilos, fake choke, although para sa akin naging hindi ako nadala doon na alam ko na hindi mag-choke si Pilos dito kasi kita nyo naman yung energy ni Pilos from start, di ba? Sobrang, ano talaga, malalaman mo, makikita mo na well-prepared siya dito. So, yung pagkawala sa isang, sa ganung kabilis, sabi ko, tangina, parang negative naman. Kaya, inantay ko talaga, yun, tama naman tayo doon, hindi yun totoong choke, at that's fake choke lang yun. Ang ganda nung, eto, dito, mas kumokonekta yung mga haymakers ni Pilos. Especially naging creative siya dun sa ano, sa peel post na itawid ko pa yung sulat. Tapos yung ayun, ang dami niyang angulo dito kay Vicente, 'di ba? Yung pota asyumpa, kakasaging mo 'yan. Ano pa? Diba? Mas maraming naging quotable si Pilos dito compare kay Vicente na nagkaroon nga siya ng starter at naka-apekto 'yon sa overall performance niya. So, round 1, I'll go with Pilos sa score na 10-8. Medyo malayo 'yon. Para sa akin, sobrang laking epekto ng pagbaba ng energy ni Vicente sa battle. Pero kay Pilos kasi, consistent. From start to finish, malinis pa. Kumokonekta pa yung mga wordplays, yung mga bara. So, yun. Pilos ako dito, 10-8. Malayo yun. Game? Game! Yung unang 16 lines niya, parang nireference niya ibang tao bumanda. Ang galing, ha? Nakuha mo lahat ng inanggal sa akin sa Hagda. Tangina neto, lupit mag-angle. Galing naman. Dol, tapik naman. Round to game. Pag round ng kalaban, bubusangutan. Pwes sa akin ka makipagtitigan. Lalo't kaharap mo ngayong beast, may mata ng Renegan. Oo, namumulat, nagbabaga mga mata ko kasi nga bisto na wild brad. Ngayon nag-stick ako sa eye motto ng to sa akin. Ngayon nga, I'll make your eyes drop. Oo, usapang mata sa mata, di ako uurong sa'yo, gagi. Usapang mata sa mata, ito yung code of Hammurabi. Ano yan? Yan ba yung vision nito ni Zayt? Lahat ng unknown magkampiyon sa liga mo? Pues friends, dyan mali kayo. Kaya nga sinadyang laparan yung noon ni Pilos para ambag ng third eye makita nyo. Uy! Ano kaya ka nagpasakop sa gobyerno ni third, ha? Kasi panung sa musika, ayan huling-huli na. Ngayon magiging silent yung P at tsaka T sa ginawa kong kudita. Oh, ang baga ng inyong kailangan para talagang makatodong-todo. Samantalang ako, malupiton, oo. Kaya ko na to ng solo. 2 points. Gamit humor at aggression, tang ina. I'ma finish him. Ako ang tutuldok sa PIL. Abbreviation ng Philippines. Tang ina.
Sino dito nakakaalala na nagpanggap si Jester na nanalo sa loto? Taas kamay. Si Gago, naloko. November 2, nag-chat siya. Gago, pinakita lang sa akin yung combo. Sabi niya, Dol, pang puds lang. Pilos to G. November 12, Dol, baka may bariya ka, pang load lang. Seryoso, G? Nagbibideo call ka, pang hayop ka, oh. Pilos kumayod ka. Sinabihan mong buraut si Supremo, eh, mas buraut ka. Alam mo, dapat mong gawin, maganap ka ng tarbaho. Hindi araw-araw may battle rap. Hanap kang ibang hassle cap o baka wala ka ng ibang maisip, parang writer's block, ah! Basta malupit yung mindset mo, ganun ba? Ultimo pagpapagupit, nakalimutan mo na. Kamukha mo na tuloy si Rock and Roll to the World na si Ryan Rems. Ngayon binasag-basag kita talagang si Ryan Rems. Pero champion to sa liga ni Pamoso. Tama? Talagang battle rap yung hobby niya. Fairness, lakas mo dun ha. Talagang body bag yung camera. Puta, paano ito naging champion kung mga T-Ray niya ay weak? Champion ng siksik bara pero yung mga bara niya hindi naman sick. Oo, sa video battle nagsimula, picture nila, character ng Naruto pa. Kaya naman, bobo ka ba? Kayo pala yung mga training ni Pamoso para iligtas ang Konoha. Sumabay ito sa Agos, kaso malas mo, dala ko'y tidal wave. Huwag ka mag-alala, ngayong semi si paparanas ko sa'yo ang iyong final stage. Bugbog sa suntukan kong si Pilos. Doon ka makipagpukpukan sa Novilus. Doon ka makipagpukpukan sa Novilus. Kasi kita nyo namang wasak tong Pril, Tranko ngayong nakipagbungguan kay Optimus. Tong Pilos, engot, puro kapi lang yung stilo. Xerox, kahit na magmalinis ay dudungisan ko ang iyong win-loss record. Kasi kung usapang bars, multi-aggression, tang ina, demonyo to. Kahit sa jokes, basag tong Pilos, pagkaharap, Piloso po. O yung mga para mong wakas sobrang rich, mga spit mo, kinukulang. Yung crowd ay di niya na-convince, kaya tong Pilos, tinulugan. Kaya sa mga nagsabi na ako'y nakulong sa isang style, now you'll fucking see. Kasi kung totoong ako'y nakakulong, nangangahulugang, nasa likod ko lang yung P. Galingan mo! Okay, so maganda yung ender. Kung ako'y nakulong, nasa likod ko lang tong P. Lahat ng ginamit ni Vicente dito na reference or angulo para kay Pilos, okay, no? Hindi ko dinidisregard yon. Ang ganda nung pagka-construct, ang ganda nung layer by layer na atake ni Vicente. Pero ang sa akin lang is hindi siya ganun. Yung round 2 ni Vicente is hindi niya na outpowered yung round 1 ni Pilos. Yun lang yun eh. Mas maganda yung round 2 na performance ni Vicente compare sa round 1 niya, kasi dito sa round 2 mas malinis, even may mga ulit na naman siya mga linya, pero regardless mas naging maayos to. Mas kumokonekta, mas malakas din yung mga angulo na ginamit niya dito, pero yun nga, kinumpare ko yung round 1 ni Pilos sa round 2 niya eh. Para sa akin, hindi niya na-outpowered yung round 1 ni Pilos. And ayun yung, I think, ayun yung pinaka naging kulang sa performance ni Vicente sa 1 and 2 na napanood ko. Yung energy, no? Hindi, aggressive pa rin. Hindi naman nawawala yung pagiging aggressive ni Vicente. Sa lahat ng battles na napanood ko, aggressive yan si Vicente. Pero ang pinaka ano lang is pinaka napansin ko lang dito, medyo ano, may kulang talaga. Hindi yung aggression nandoon, pero siguro sa mas broad na angulo, mas effective na punchlines, ayun yung kulang, no? Against Dave Denver, against Kilan, against Blazer, effective yung mga angulo, effective yung mga references na binitawan ni Vicente. Pero sa part na to kay Pilos, puta, di ko alam kung bakit hindi ito yung ina-expect kong Vicente. Kulang na Vicente to, men. Hindi, may problema ba, bis? Nabisi ka ba sa ano mo? Nabisi ka ba sa business? I don't know eh, di ba? Pero yun lang. Pilos tayo. Shit! Tinanong siya sa flip top, nabukod sa Vicente, ano pang MC name na ginamit niya, sabi niya, wala. Ngayon ka magsisisi, wala kang ibang ginamit, Vince? Sigurado ka? The Vince. O sino si King Weezy? Sino si King Weezy?
Gago. Tangin ang pangalan yan. Parang code name sa clan. King Wheezy. Tangin na mo, Jejemon. Mahiya ka kay Ibiridi. Puro katalo nun. Kaya pala hari ng tundo. Pagka sa sariling bayan, siya'y binibingo, mabibisto, na tong Manila King pinapatay sa longga na pa mismo. Kaya ngayon, Manila Kingpin sa longga. Ayos yun, no? Ayos yun, Phil. Siya'y binibingo, mabibisto, na tong Manila Kingpin napatay sa longga na pa mismo. Kaya ngayon, sinisigawan na lang niya na wak, mga tigatundo. Nag-iba ka na, Beans. Inamutsong, sa bagay, ganyan nga pala ang bis pa nagbabago ng anyo, umaalulong. Sinabihan na wak yung sigaw ng tundo para yung fans mahatak niya. Awit aba! Ano, porket naging repin Cavite, kumakawit ka na? Mm. Oo, lumipat ng Cavite. Dahil kay M-Site, Mot, K-Ram, sumibayan sa pwesto. Piling kapamilya ang pendeho. Kasi nagpadala sa MMK, bumida lang sa kwento. Grabe naman teka, yan. Teka, lumalaban. Tangina. Panoorin natin to, pero yung round 2, kay Pilos na ito. Pero wala ka pa rin direksyon. Puta, iayos mo yan. Habang sinisigaw mo dyan na tinalo mo yung dots na pag-iwanan na kita in a period of time, di mo na to panahon. Ako ang limitasyon. Dito na matatapos yan. Tandang iba yung sumasabay sa ira, sa mairaos lang. Bakit? Eh kung usapang motus, flip top. Mas pinapanood ako sa'yo. Kalat yan sa mga news. Lakas na loob tawagin yung sariling mister. Beast, ekulelat ka sa views. Mm. Kaya ano sinabi? Mr. Beast, si Mr. Beast, YouTube channel yon guys. Siya, sa pagkakalam ko, siya yung may pinakamaraming... Siya ba yung may pinakamaraming subscribers? Di ko na maalala. Pero, basta search nyo na lang yung Mr. Beast. 2 billion, nasa 2 billion ata yung ano. I don't know, nakalimutan ko na. Pero ano ko lang noon nakaraan eh kasi nag-search ako kung sino yung may pinakamataas na viewers. Subscribers. Tapos lumabas si Mr. Beast. Hindi ko lang matandaan kung siya 'yon. Basta 'yon. Sa mga hindi nakakaalam ng Mr. Beast tapos kulelat sa views. 'Yun yung inaano na. Pero ang totoo talaga noon is si Mr. Beast siya yung may pinakamaraming subscribers ata. I don't know. Mr. Beast eh kulelat ka sa views. Kaya ano sinabi ni Kilan siya si Mr. Popo? Mali na agad na kupar. Kasi paano ka naging Mr. Popo kung di ka naman popular? Di ba sinabay ka ni Site papunta? Sa kotse? Hayahay pa yan, boy. Proud na proud siyang nakaupo sa dating pwesto ni Makoy. Mabilis kanyang binyahe para gawin ko na bangkay. Sablay iyong gabay. Pes mabagal na takbo mo pa uwi pagkat patay na yung sakay. Lagi pa yung nag-aaya na swimming para kunwari friendly. Eh kilala ka na mimisikal dito ah. Bisto na galawa na kaya pala gustong gusto maligo, nagpapabango ng palanga, pangalan. Dadaanin ka sa kwento para yung info masabi. Sa battle may ma-quote, madali. Sa metaphor masasali. Ganyan siya sumisid ng angle. Aba grabe, at kaya pala magaling sa stroke, traidor umatake. Traidor umatake. Ganyan sumilip ng anggulo, malalim. Di tulad sa'yo, hinihimay mo lang tas iipunin sa Beast Hive. Boss, agree ka naman siguro luma na yung break it down. Panahon na ng deep dive. Ganyan sumipsep, may bars. Pero alam kong dehado ko sa'yo. Kasi nga... Break it down, review yon ni Looney. Tapos deep dive, review naman yon ni M-Site. Agree ka naman siguro luma na yung break it down. Panahon na ng deep dive. Ganyan sumipsep, may bars. Pero alam kong dehado ko sa'yo. Kasi nga, dikit. Laging trumotropa.
Pero Sight, pagkayari kong tapusin yung ads, alam mo na kung sinong mas sumusuporta. Mula round 1, round 2, palakas ng palakas. Halatang tinablan ka na. Ngayon tignan natin kung masabi mo pa sa akin galingan ko pa. Kaya itong nag-aakalang aabot ng finale, dinale, binale, kinain, tinaing disente. Round 2 pa lang, nagpaulan na ng bar. Yeah, di na kailangan itong si King Wisi, tangina mo, Jejemon. Grabe ka mag-mind ko. Okay, so, ayun, malinaw. Malinaw na malinaw to, men. Pilos, round 2. Umuulan ng mga bara dito. Diba? Yun yung respeto kay Vicente, pero alam ko na kaya din ni Vicente yung ganitong kadikit-dikit, ganito karami na nahimi ko sa punchlines. Eh. Alam ko kaya ni Vicente yun. Pero yun nga yung nakakapagtaka. Hindi niya na-generate, hindi niya na-execute na maayos yung ganong expectation ng tao sa kanya. So ako na lang, kahit hindi na yung ano, hindi na yung karamihan ako, tangina, mataas yung expectation ko kay Vicente. Puta, nakakausap ko si Vicente personal pag sa event, diba? Kakapalitan kami ng mga ideas about sa mga matchups. So yun, tangina, bis, bakit alam ko magiging dikdikan yung battle, pero para sa akin, puta, sobrang ineffective ni Vicente sa part na to. I don't know why. So, yun. Sana makausap ko si Vicente. Kung makakapunta ako sa Vuelta Valentong, sana makita ko si Beast. At para matanong ko siya ng personal. So, kay Pilos naman, tangay na, 1 and 2, paangat yung energy, paangat yung punchlines, dumadami, di ba? Bawat angulo, may punchline, that's switch na naman sa ibang angulo, may suntok na naman. Grabe yung Pilos dito, man. So, hindi ko na isa-isain siguro yung mga punchlines na binitawan ni Pilos dito, pero, ayun, sobrang, ano naman, sobrang kitang-kita naman na lumamang talaga si Pilos dito, first 2 rounds. Malakas yung round 2 ni Vicente, pero sa pinakitang round 2 ni Pilos, nagmukhang mahina yung round 2 ni Vicente. So pasensya na, Bis, pero I think is at perfect 10 pa rin kay Pilos, and supposedly bibigyan kita ng 9 points sa round 2, pero ayun nga, sabi ko nga, sa sobrang lakas ng performance ni Vicente ni Pilos sa round 2, nagmukhang mahina yung round 2 ni Vicente, kaya supposedly 10-9 to, 'di ba? Hindi, sige. Props. It's a 10-9 for Pilos sa round 2. 10-8 sa round 1, 10-9 sa round 2. Pilos first 2 rounds. May round 3 pa, hindi naman ganoon kalaki yung agwat. Tignan natin, baka mag-all out na si Vicente dito. Let's go. Itong si King Wisi, tang ina mo, Jejemon. Grabe ka mag-mind conditioning, no? Buong round. Round 3 game! Game! Pilos. Pilos. Pilos mo. Pilos? Ano yan? Sa philosophy dyan bagaling ni mo? Mas kaharap mo, Socrates, na may halong Aristotle, ibang klaseng Plato. Direktang sagot! Wala nang paligoy-ligoy. Tinototoo ko lamang. Kasi ba't naman ako matatakot kung alam kong Pilos? Suputong kalaban. Kupal ka ba, boss? Oo, supot. Oo, support as in support. Di ka lang kupal, plastic ka pang may lihimbay. Ironic na yung kahulugan ng Pilos sa Greek word friend. Pero lagi kang may evil eye. Even Zayt, napapasabi ng, tangina kasi yung haba mag-setup eh. Tapos dami pang filler line. Yung mga viewers natin, ano na. Pero kilala nila sa ano, ikaw yung weakest guy. Laki to sa kalye, kaya Pilos, ikayalanganin, promise, lagay mo'y mismatch. Kasi kung makaiwas man sa sumpa ko, babagsakan pa rin itong pillbox. Oo, maguguhitan yung pier. Parang no parking sign. Oh, relax. Pwede to sa automatic o the clutch. Naglagay lang ako ng no parking sign para di na makagara yung mirage. Kasi sa unknown, si 3D Supremo Calix lang nag-elevate. At ikaw, tablado ka. He got left out in the rain. Palaging naiiwan tuwing nagbe-brainstorming yung kampo niya. Anong sasabihin mo?
na hindi ka nagpapabaya kaya ka pinabayaan ng tatlo? Doon palang supalpal kang gago ka. Ano, dahil lang doon tingin nyo lalamang to sa akin sa dakdakan porque tong rails abandon ha? Oo, abandonado. Parang Lateral White House doon sa Baguio. Kilala ka nakakatakot pero baka nakakalimot kang ibadibdib ng taga-tundo. Ultimo, kaluluwa pakikitaan nang makita nyo ako naman ang tatago sa multo. May problema ka ba sa Vince? Ha? Para kasi may gout yung linya mo kay Da Vinci. Na magte-tenuous na sarap kaya pressure magka-title. Kaso, magre-retiro pa atang walang kampyonato tong Vince Carter. Ah, ganon? Paskaharap mong Vince ay Vincent. Spiritual na kapangyarihan ko'y itim na dragon. Lahat ng sumagupa sa akin ay pinagbabaon. Dahil ako si Vincent, I'm way brighter, cold-blooded, dough brighter. Kung kas pero may multong magparamdam, ilalampaso kasi ako si Vincent ng Ghost Worldwide. Naaalala niyo to? Makinig! May pinapasabi si M-Site sa susunod na turna kung sino may balak. Nandito na yung champion, runner-up na lang hinahanap. Proklama! Di ka man lang nabulol na sabihin. Kaya pala naghahanap kasi kahit maging runner-up, hindi siya magiging. Pero prop sa'yo, isa ka sa most improved. Pero di ibig sabihin na sa ranking, ikaw ang leading. Kaya di mo ko kayang ugain. Kahit anong banta pa ang gawin. Marahil ikaw ngayong best man, pero groom pa rin palagi ang magdadala ng ring. Oh groom. Pero di mo ako nabalahibuhan. Sa halip ay nagbawas para iyalay sa isang mythical test na ang balahibo ni Beast pag na-extract, pagka-compress manticore's nest. O, di ba? Okay. Pare-pares natin di na-gets. Pero ang punto, sa battle rap, nandito ang mga pinakasinungaling. Pinakamagagaling okay. Ang invento. Pero ang dapat mong malaman at ang mahalaga na kung Vince, mas maniniwalaan ang kwento. Kaya, kaya paano mo nasabing deserve mo yung finals kung kayo'y nagambagan lang naman? Kumukuha ng ring tong unknown na puro daya lang alam. Kaya sight, tapos na kontrata na ito boss. Ito na ang kanyang pagtatapos. At sa finale pa nga ako, wala nang multo pa natatagos. Sagot! Check! Okay. Hindi, sige. I think we need to ano muna, watch muna yung round 3 ni Pilos kasi props kay Vicente, guys. Props kay Vicente. Sobrang consistent ng atake niya. 1, 2, 3. Sobrang consistent. Kumbaga, kung ano yung energy ng round 1, 2, at 3, ganun at ganun pa rin eh. Diba? Yung haymakers na inahanap ko, yung punchlines na direkta kay Pilos na inaabangan ko, yung solid na linya na inaabangan ko, tangina. O, sige, ito na lang, in short, no? Yung ina-expect kong Vicente. Hindi ito 'yon, no. Pasensya kay Bis, alam ko mapanood mo 'to. Kung, no. Kung sakali lang naman mapanood ni Vicente 'to, pero tanga na Vince, Bis. May problema ba? Kulang eh yung aggressiveness nandito, pero yung DN, no. Yung DN ng punchline na dudurog kay Pilos. Yung uuga kay Pilos, wala. Yun, yun lang naman. Yung nameplay, okay yun, pero not that effective. Diba? Unlike kay Pilos na bawat atake niya, pasok eh. Diba? Haymakers kung tawagin, pasok kay Vicente. Yun yung pinagkaiba ng dalawa. Ako wala nang multo pa natatagos! Sagot! Shit! Round 3 game! Painitin natin si Bis. Nung nanaaluto kay Kila, nag-chat agad, wala daw damayan. Sa isip ko, may dalawang pumasok. Na siguro, takot ka lang maunahan o sadyang naunahan ka lang ng takot mula kay Dave, Blaser, Kilan, Diyos ng damay. Ta sa akin, biglang bait. Lahat kayo, testigo dyan. Sa bagay, alam niya kasing pag nagbareto kay Marjorie, susunod kay Rico yan. Palpak yung napili na atake. Anong tupre? Yung pagkahumpak, parusa. Kaya itong bisenteng kabisote ang bagsak sa paluna.
Ang lakas mong mangupal, tas takot kupalin. Dapat ka lang bawian, sa lapag ay hahandusay. Hanggang makita nyo tong si Bossing, na wala nang kabuhay-buhay. Ano mainit? Ika'y lubog na lubog sa bilad. Tila impyerno'y dito, sumentro as in. Oo, sunog na sunog sa liyab. Tas ang saklolo mong bumbero, si Kiko Matching Apoy. Siya'y makukulog sa usok at sulasok ng sarili na siga. Di ba kakaiba na ngayon, natural na yung tapik sa dibdib pagkat di na makahinga, no mainit? Pasimulan mo lang mamaalam, pamanay mabuting sabihin para bago tustahin tong maitim, makapag-iwan pa siya ng uling habilin. At pagtapos kitang, pulbusin, ako pa tumupad sa pangarap mo nako dahil naranasan mo nang tumuti. Ngayong ganap ka ng abo! Ano, naginit ka? Tara, papawis ba? Pumalag ka, Beans, nang magkaalaman. Kasi pang nagbaga ka na, Beans, siguradong may tatamaan. Ika-iiwang sunugan, di na maapula. Now you all see him dead. Pagkatong si Vincent Rain, ginawang Vincent Red. Kaya sa mga nagsasabing di pa ako sala, pagtapos niya itong laban, isa na kayo sa kumbinsido. Kasi patunay lang na ang pagtagos ko sa bistay, ganap na akong pulido. Unang taon ko sa motos tininabaho para lang mapisil niya. Ikaw sunipsip ka kay Porat, humiling pa. Ako, inubios ko Ako, ibinuhos ko lahat. O di pa ba, gets? Nagsisink in pa na after maghalo nung ibinuhos, alam yung finishing na. Yes! At tinalo ka ni Diyos, nanalo ako kay Lord. Yun pa lang sa... Okay, so ayos yung sinabi ni Vicente dun kanina na baka gawing angle yung pagkatalo niya kay Diyos tsaka nanalo siya kay Lord. So yun, sakto, may ganitong linya si Pilos, di ba? Pinuhos, alam yung finishing na! Yes! At tinalo ka ni Diyos, nanalo ako kay Lord. Dun pa lang, sa replica pa lang, di nakapagpaandar. Ngayon, paano mo makukuha yung ring? Ibigo ka ngang humarap sa altar. Siya'y kinarma, pinalunok sa kanyang iba yung safe sex sa disgrasya. Ano, nakuha ba? Na yung pinaputok mong baog sikilan, ayan, nagbubunga na! Ngayon ko sasabihan mo rin ako na baog. Alam mo bang, isa ako sa may pinakamaraming views dito. O diba? Yung motos, napatunayan ko malakas hanggang sa flip-top. Sa harap pa mismo ni Enigma. Kaya eto, mag-asawang sampal ng katotohanan, halika. Ngayon sinasabihan mong di makapagdalang tao, nagdadala na ng liga. Last! Kung sa Cavite, umuukit ka ng lapida, dito sa Caloocan, gagawan kang monumento. At baka nakakalimutan mong nasa norte na yung sirkadi mo na to teritoryo. Kasi yung venue nagbabago ay pananabik at patunay lang yan na yung motos parang kampiyonato na lalapit na sa Bulacan. Tangina mo, ngayon mo galingan. Yo! Sabi niya! Gago to si Vicente, lagi siyang may ganun eh. Pati kay Blaser eh. Nagulat pa nga si Blaser, sabi niya, tayo nakala ko meron pa. Okay, so, yun. Round 3, no judgment na, no? No explanation na doon. Malinaw. Tayo na nakuha ni Pilos all 3 rounds. Ulitin ko lang, dito yung ina-expect kong Vicente kasi alam kong may mas malakas pa na Vicente. Hindi ito yung in-expect kong Vicente kasi alam kong kaya pa ni Vicente lakasan yung sulat niya. Alam kong mas may ilalakas pa yung Vicente sa past 2 battles niya. At alam ko rin na kaya niyang higitan yon sa semis. Pero I don't know, yun yung in-expect kong battle mode na mapapanood ko. Laban kay Pilos. Kasi tangin na Pilos yan. So, tangin na. May dapat pa bang patunayan si Pilos, men? Tayo na Pilos yan. Isa sa mga malalakas na battle MC dito sa Motus. Kaya, alam mo yun, yung expectation ko sa battle na to is sobrang dikdikan. Pero, naging one-sided yung battle. Pasensya na kay Bis. Pero, I'll go with Pilos all 3 rounds. 10-8. 30-24. Tama ba ako? 8-16. Tama. 30-24. 25. Kasi, 9 points yung binigay ko kay Vicente sa round 2. So, ayun.
30 points for Pilos, then 25 for Vicente. All 3 rounds, men, Pilos. Yung round 3, hindi ko na masyado na-explain yon. Kitang-kita naman na sobrang lumamang si Pilos sa haymakers at mga punchlines dito. Kaya yun, Pilos, men. Walang duda, Pilos. Sukdulang 3, pedestal 3, tournament semifinals. Magingi pa kayo isang beses para sa laban na yun. Kaya siyempre gusto ko pasalamat sila ngayon, bagong venue nila sa tapat ng mga Soto Grand Manila. Pero ang mag-a-advise, maraming salamat sa mga tropa. Pero ang mag-a-advance sa finals, boto ng hurado, 5-0. Mag-ingay para kay Pilos. Yo, please. Yo, shoutout sa Barako Records, Swaf Gips. Yun, 5-0. So, para sa akin, malinaw na Pilos yun. Ni Diyos, happy birthday sa mahal ko ngayon, Smigay Joang Adilo, Christina Kaway, Boss Henry 1200, Autorap, Triple J Drop of Point, Joseph Bayabas, Tatay Leng, Kuya Anjo, Boss Aaron, Paring Erwin, Northside Kapatas, Henley Notorious, Goldsam ng Slam Duelas, Paring Pot Fortune, AK Visuals, Motostop, Mad Shots, Vicente out. Shoutout pa rin kay King Wisi. Yo, Luxuria, piloto ko nga pala si Pilos kasi round 1, Vicente, pareho na lang malakas na round yun. Yun nga lang, nung medyo padulo na, medyo nakulaan ako konti, tapos sabay, yun din yung pinakamalakas na round ni Pilos para sa akin. Sabay na balibad pa niya ng ribat. Yung round 2 ni Vicente, yun yung parang lumailay na lumailay. Pero all goods pa din naman pagdating sa rhyme scheme, tsaka sa flow, pati sa, yun. Tapos round 3, doon na talaga tinapos ni Pilos yung laban. Pero siguro dahil na-drain na rin si Vicente sa daan ng laban. So yun, binoto ko si Pilos. Yo, kay Lua. Isa ko sa judge doon. Laban, Pilos versus Vicente. Binoto ko doon si Pilos. Round 1, nakuha niya na yun kasi medyo naging dragging, naging performance niya and naging apek. Naging malaking factor yon kaya nasira yung momentum niya. And 2 and 3, ganun din yung nangyari. And kay Pilos, naging consistent yung performance niya and malalas din yung mga napili niyang angle. Yun lang. Kaya binoto ko si Pilos. Props pa rin kay King Wizzy. Yo, Pistol here. Binoto ko si Pilos. Round 1, Vicente. Round 2, Pilos. Round 3, Pilos. Maganda yung mga pili ng angle ni Pilos kaysa sa mga angle ng napili ni Vicente. Mas epektibo, mas may anyo. Mas may anyo, mas may muka. Parang ngayon, yun lang naman yung pinagbasihan ko. Yo, isa ko sa bumoto kay Pilos. Given na sa kanila yung aggression, presence, delivery, yes, and punchlines. Halos equal na sila yun, sila doon. Pero sa round 1 para sa akin, lamang ng gahibla si Vicente doon. Pero pares lang silang slow start dun sa umpisa. Then sa round 2 and 3, nakuha na ni Pilos dahil mas... Para sa akin, mas marami akong narinig na bago para kay sa side ni Pilos ng mga punchline and mga mas malalim na angles na tumatama against kay Vicente. Kaya, Pilos. Yo, C9. Pinoto ko round 1 si Vicente, round 2 si Pilos. Siguro, sa round 2 siguro kung nagkataon na si Casper siguro yung pumasok, medyo minus point sa akin sa mga predict ni Vicente na yung mga tumatago sa multo. Sayang na, napakalakasan nung si Casper yung pumasok sa kabila. Pero ganun pa rin, sa round 3 nagkatalo, medyo hindi naman siya masasabing gahibla lang, pero mas pupundo talaga yung mga rounds si Pilas. Kaya binoto si Pilas. So ayun, mas pumupunto talaga yung mga linya ni Pilos. Yes, I agree. So ayun, round 1 binigay nila, no? Parang dalawa o tatlong judge. Then dalawa binigay nila yung round 1 kay Vicente. Pero ako kasi all 3 rounds malinaw kasi ayun, na-explain ko naman kanina. Tong ina hindi ko ina-expect na abot tayo sa almost 50 minutes na pag-uusap dito kasi maikli lang naman yung video. So, ayun. So, ano lang talaga, sobrang nagustuhan ko lang talaga yung matchup na to. Pero siguro kung yung ina-expect kong Vicente yung nag-perform dito, siguro hindi lang 50 minutes yung usapan natin dito. Diba? Mas hihimayin natin, mas i-breakdown natin yung mga linya na sasabihin ng bawat isa. Pero ayun, it is what it is. Diba? Sayang, bawi na lang bis sa mga next. Sayang talaga. Pilos, puta, galingan mo. Against sa Mirage, 'di ba?
tangan na, walang rematch na mangyayari. Maraming nagsasabi na rematch 'yon kung sakaling Vicente Casper rematch, Pilos Casper rematch, pero binali niyo pa rin yung expectation, no? Pilos tapos Merage pa rin talaga. So 'yun, bagong matchup, walang rematch na mangyayari sa finale ng Pedestal. Okay? So that's it. Congrats sa both MCs, Pilos tsaka Vicente, tangan na. Solid kayo. Wala kayong katulad, puta. Lulupit nyo. So, sana sa mga susunod na event sa Moto, sana finals rather, makapunta ako. Sana malapit lang. Pilitin ko makapunta. Finals. Yun. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review. Sana i-upload na yung Mirage versus Casper. Isa yun sa mga inaabangan ko rin na battle. Pero so far, nakaka-excite. Nakaka-excite ang battle rap. Yun lang. Yun lang talaga. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.